Wa, mga magsing irog. Makinig kayo mabuti. Ang House panel daw po inaprubahan ang divorce bill in principle. Okay, yun ang operative phrase, in principle. Para ipaliwanag sa atin ang status ng panukalang batas na ito, aba, makakausap po natin si Attorney Sol Mawis, family law expert at dean ng College of Law, Lyceum of the Philippines University. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Mawis, and welcome to Pasada sa TeleRadyo. Magandang hapon po sa inyo at marami pong salamat at ako'y muli po niyong naimbitahan. Thank you very much po. Nako, kami po ang dapat magpasalamat, Attorney Mawis. So mukhang they see the light at the end of the tunnel, wika nga, no, as far as the divorce bill is concerned. Medyo malayo pa lalakbayin ito, pero mukhang in principle, sabi nga nila, approved na. How do you see this development, ma'am? Ako, I will take it to the grain of salt kasi kung matatandaan po natin, ilang beses na po nangyari na naiusad na po sa Kongreso, sa mababang kapulungan. Pero pagdating ho sa Senado, hindi ho makuha-kuha ho yung sufficient number, no? Mm-hmm. Kaya lagi na lang ho hindi natutuloy at nagiging batas. Sa aking paningin, magkakaroon pa rin ho ng malakas na oposisyon o lobby sa panukalang diborsyo kasi siguro baka hindi pa ho handa ang mga Pilipino. Pero sana, sa panahong ito, sana bigyan ho ng mas lalong pagnilay-nilayan na mabuti dahil minsan talagang nakikita naman ho natin na marami talagang kasal na talagang hindi ho talagang match made in heaven. So maybe give them a way out, no? Let's mm-hmm. give them a way out, yes. And maybe divorce may be the answer to something. Sabi nga ng ilan, kabilang na si Congressman Lagman, ano po, na I think isa sa mga supporters ng bill na ito, tayo na lang daw ang bansa kasama ang Vatican na merong nawala pang divorce law. So if only because of that, parang tayo yung odd man out, ka nga, at ba't tayo nagtitiis dahil sa we are a predominantly Catholic country. Your thoughts, Attorney Sol? Well, I think it's because of that they think siguro that divorce is anti-Catholic. No, I don't think it is anti-Catholic. Sa aking pananaw, bakit po, ako ho, ito ho ang aking position lang ho dyan. Sa Sharia law ho, ang mga ating mga kapatid na Muslim, sila ho, meron ho silang sariling batas pagtungkol ho sa family relations. Sila ho ay pwede ho silang magkaroon ng divorce, no? Pwede silang magdiborsyo. Just because we are Catholics, hindi ho pwede nating magkaroon ng ganun. Kung pangalawa, miski na po sabihin ho natin ang simbahan na mismo, meron ho silang canon law, may mga grounds na maaring mapawalang bisa ang kasal sa ilalim ng canon law. So, yun ho ay malaking recognition na talaga hong hindi ho, may mga kasal na talagang hindi talaga uubre. Talagang hindi ho sila, hindi ho kaaya-aya ho doon sa mag-asawa ho mismo. Mm-hmm. Siguro, ang atin na lang ho sigurong lalong pagtuunan ng pansin, yung ground, sir. Mm-hmm. Kasi yung grounds ang pinaka-importante ho dyan. Kasi ang divorce, it talks about the now, no? Sa present stage kasi natin, para mapawalang bisa ang kasal, babalik pa tayo sa panahon nung nag-exchange I do's tayo. Mm-hmm. At para sabihin, wala yung bisa kasi psychologically incapacitated ka at the time of the celebration of the marriage o may ground na that made that marriage null and void or annulable. But when you speak of divorce, you talk about the now. Ito ang nangyayari sa mag-asawa. You focus and then you terminate the ties. Mm-hmm. That's it. So ang pag-isipan natin, ano yung ground now that will give rise to divorce? Ako ho, again, sa aking pananaw, siguro ang medyo a little bit iffy lang siguro ako yung irreconcilable differences. Kasi yung irreconcilable differences, parang mo nang sinabing, eh, hindi kami magkasundo sa kahit anong rason. Yun na, pwede niya. Baka yan, pwede sigurong pag-isipan natin mabuti. Pero kunwari, inuumbaga na kayo ng asawa mo araw-araw, ginawa kang punching bag sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Bakit pa tayo babalik at the time we said I do, no? Exchange I do.
when now ginagawa ka ng ano eh, punching bag, you can terminate the marriage now. Kung may divorce ho tayo. Because right now, walang termination of marriage if based on physical abuse. It's just legal separation. You're still technically married to each other. Mm-hmm. Eh, kasi po, I think most of the people, no, number one, Attorney Sol, marami na daw, according to a survey, marami na yung wala nang kasal-kasal. Live-in na lang, number two. Eh, meron naman daw, pwede naman daw mag-file ng annulment eh. Of course, medyo ang pinag-uusapan kagad dito, anywhere from 100,000 to 300,000. I don't know if that's still the going rate. Ano po? So parang, why go to the extreme of having a divorce law when you can just, you know, live together? Pag sumabit talaga, di ipa-annul. Your thoughts, please, ma'am. Po, ang pagpapakasal kasi yan, decision ho yung personal eh. You know, when you marry, it's a decision you have to make. And it's not only the heart that will ano, lead you to it, but also yung pag-iisip. No? Yung iba, hindi na sila nagpapakasal. Bakit? Dahil mahal daw magpapakasal. Mm-hmm. Pero sa ilalim ng batas, syempre may iba-iba yung ano eh. May consequences yan kung hindi kayo kasal. Una, yung babae, pag hindi siya kasal sa lalaki, silang dalawa, they cannot inherit from each other because they're not considered as the spouse. So, hindi sila compulsory heir. Doon naman ho sa posisyon na ang mga anak ko nila, no, yung anak ko nila ay illegitimate at hindi ho legitimate. Kaya kung kunwari magkahiwalay ho sila, kunwari tagpakasal ho ng sa iba yung isa sa kanila, yung anak niya doon sa live-in relationship na yan, illegitimate. At doon yung mga anak doon sa kasal, legitimate. Siyempre, mas malaki ho ang mana ng legitimate. So, may consequences po yan. Ngayon, sabi ko nga ho, decision ho yun kasi ang pagpapakasal naman, ang decision magpakasal ay base pati sa paniniwala ng tao. Mm. Kaya hindi ho natin mas... Ang tingin ko lang ho talaga kung bakit, dahil napakamahal. Mm-mm. Mahal sa pagpapakasal. Eh kung gusto ho niyo ng wedding niya, wedding destination, talaga ho mahal. Pero kung pwede naman ho kayo doon sa civil, at saka yung mga, hindi man ho kailang mahal eh. Apo. Tayo lang ho nagpapamahal eh. Diba po? Yeah, oh, mahal magmahal. Attorney, ito po kasi, alam niyo naman ang kalakaran dito sa Pilipinas, ano po, na parang kapag ang iyong mga inimita sa iyong kasal ay mga 100 lang, wala yun. Medyo, sabi nga nila, that is a very private wedding. Pagka Pilipinas pinag-usapan, dapat mga 200. Ayan, medyo socialin ka na, medyo Instagrammable na yan. Pero ang sabi nga po ilang nag-a-analyze nito, ano po, hindi kaya itong konsepto ng divorce ay masyadong sophisticated para sa ating mga Pilipino? Because you know, you talk about the separation of assets, you talk about alimony. Wala naman tayo doon sa ganung financial capacity or most of us, wala pa doon. And that's the reason why hindi attractive ang divorce, as far as the lawmakers are concerned. You know, even if you have an annulment or nullity proceedings, it's the same thing. There will be consequences to it. Pag na-annul ang kasal, okay, pawalang bisa. Yung properties that were acquired during that union, kailangan din yung pag-usapan. Kailangan din yung paghatian. Mas may, dito nga po may konsepto tayo ng presumptive legitimate pag na-nullify, ay pag na-annul ang kasal, no? Mm-hmm. Annulment. Yung konsepto na presumptive legitimate, ibig sabihin na ho, yung mama na, ito ho, annulment, hindi ho nullity ho, para annulment, na napawalang bisa yan dahil kunwari yan, nag-shotgun marriage, no? Mm-hmm. Hindi po free ang consent na binigay. Pag napatunayan mo yun, okay, the properties acquired during that union, okay, during that marriage, dahil na annul na yan, kailangan mag-inventaryo at i-distribute. And then the parties should give to the children the prospective legitim, which means yung dapat sanang mama, imagine, buhay na buhay, kailangan nyo na ibigay dun sa anak. Mm-mm. So hindi rin yan simpleng konsepto. Ganun ho talaga, natapos natin ang kasal. Miski ho patay,
pag namatay ng esposo, aayusin din nun. May consequences doon din pupunta. May settlement of estate, no? So I don't think, sir, with all due respect, na hindi siya hindi maintindihan ng Pilipino. It's more than hindi maintindihan, kasi talagang necessary consequence yun ng isang bagay. I think it's really one of belief. We were told that divorce is anti-Catholic, you know. It will destroy the foundation of marriage. But what foundation of marriage are we talking about when you are in a loveless marriage? When you start hitting each other, is that the foundation of marriage we're talking about? Very valid point. Sir, I'm very Catholic. Yeah. I believe in God. Yeah, so meron kayong ano kahapon cross sa Ash Wednesday. Attorney, just one more question ano po before we wrap up. Kung merong isang dahilan, what is it that compelling reason para ituloy ang pagpasa ng divorce bill dito po sa ating bansa? Ako, simple lang ho, second chance to good life. Mm-hmm. We are all entitled to live, you know, a life that's full of love and hope. We cannot have a life full of love and hope when you are trapped in a loveless marriage. We are human beings. We deserve that second chance. Wow. I don't think I'd like to argue against that. maraming salamat. Attorney Sol Mawis, always a pleasure, ma'am, having you on the program. It's a pleasure to be with you too. Thank you. Bye-bye. Bye. See, Attorney Sol Mawis, family law expert and dean ng College of Law, Lyceum of the Philippines University.